Hey guys, welcome na naman sa another episode ng Garahe Works. Ngayon, episode na to, tatapusin namin yung EK ko. Sa bahay kami ngayon, pupunin lang namin yung mga gamit, yung mga door cards. Tapos pupunta kami sa bahay ni Terence. And tatapusin namin. Ano ba nasa agenda natin ngayon? Yung Recaro seats. May Recaro seats. Rails. Door cards. Tapos, touch up natin yung mga ibang pintura siguro. Interior. Yung kick panel sa ECU. Magpintura tayo. Tapos, linisin natin yung carpet din. So, hopefully matapos namin lahat ngayon. Medyo pushed kami for time today. So, ang gagawin namin sa vlog is more on montage na lang siguro para makita nyo kung anong ginagawa namin. Tapos, update namin kayo. Ito nga palang kotse ni Teresa to. Iba-vlog din namin ito sa susunod. Okay? So, isang pahapyaw lang ako na itsura nito. Madumi yan ngayon, madumi. Medyo madumi siya, pero ang ganda ng transformation na to. So, stay tuned lang kayo, guys. Magulat din kayo sa price. Magulat kayo sa price na to kasi kung magkano ko lang ito nabili na okay. Compare sa price sa Pilipinas. Okay, guys. So, samahan nyo kami. Stay tuned and we'll get back. Okay, ngayon nasa kalagitnaan kami ng paglilinis. Pero meron kaming tropang dumating. Pakita ba natin kotse niya? Kita mo yan, pre. Pakita natin. Ba-vlog natin to next time. Yun! Dumi pa tong lagay na to. Pwede ka lang manalamin, oh. Guys, ba-vlog namin next time to. Si paring JC. Yes, sir. Okay, ang opa ng Wanganui. Talaga, ang ganda mong lalaki! So far today, nagawa namin, nag-vacuum,
Tanggal namin yung door cards, baklas na rin namin yung mga seats. Ang next namin gagawin siguro is sound deadening siguro. Expert si JC sa pag sound deadening. Bulak. Bulak lang. Bulak lang. Daming bulak. Kaya nga, ikaw alam kung magaling ang tiyamba mo, malakas eh. Meron kaming ano doon, no? House tubing. Sound dampener. Actually, ang bigat nito eh. 3 kgs to, itong sound dampener na to. So, pre, babagal sa sakyan mo yan. Oh. Magkakaroon ka ng ano, pre. Babagal mo yung sakyan? Oh. Okay. Parang makalampag, mabilis naman. Minus 10 hp. Mabunga nga nyo! Sa inyo! 10 hp. So, ito galing. Binili namin ito. Grabe, ang bigat nga. Ayan, oh. Ang bigat. So, anong diskarte dyan, paring JC? Ito ka lang mag-sounded din. Sarap. Sa harap lang. Ka na dito. Kung meron kang mga yung umaalog. Ito nilagyan ko. Ito nilagyan namin kanina yan. Nilagyan namin kanina. Bakit yung kanya may ganun mo akin? Hindi mo nilagyan ng ganun yung binuksan natin. Bakit dyan yun na inaasal mo? Ano ba ang drama mo sa buhay? Relate ko lang. Ito, kinukulita ko, pre. Ito, 2 weeks. Kailangan na araw-araw kinukulit? 2 weeks niya ako kinukulit na, pre. Eh, parinig ka ng parinig. Ito, nakalimutan ko. Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! Ito lang, sir. Sa sige. Likod. Sige, lagyan natin dyan. Tapos, hopefully... Para sa speaker mo lang naman, di ba? Oh, sa speaker lang naman. So, kasi pag iisip ko, kasi pag ginamit natin yung buo, baka mamaya bumigat nga tayo eh, no? Saka ito dito sa ano, para yung bounce niya. Para yung bounce niya. Ito ngayon si Terence, gagawin niya yung mga rails, ilagay niya. Bumili kami ng screws sa Miter 10. Magkano'ng gastos natin dyan? Ano nga lang, sa 1,200 pesos. Na-rip off kami sa Miter 10, 1,200 pesos namin binili yung screws. Kahit ako, parang sumakit ng konti yung ano ko dun. Sabi ko sa akin ito, nagpabuda. Dapat yung $30 ko, sabi mo nalang binigay. Bilang kita na itong dalawang doble. Oo nga eh. Eh wala, nagmamadali kasi tayo eh. Tapos sa kabilang end naman kay JC, pre-prep namin yung door card kasi lalagyan namin ng ganito. Sound deadening para at least kahit papano gumanda yung mid frequencies natin. So, update namin kayo uli mamaya after nito. And yeah, stay tuned. Ano problema? Taena boy. DC2 type R rails. DC2 type R rails to, hindi to EK9. Oh no. Eno. Layo. Okay guys, so sabi ni Terence hindi daw pwede yung rails natin, hindi pasok yung butas oh. Pero pwede yan. Extend ka ng mga 15 mils kakat to. Tapos lagay ng flat bar. It's welding. Aha. Uh-huh. So kinuha namin tong rails na to sa isang tropa. Thinking na EK9 siya. So tawagan namin siya, sabihin namin hindi siya fit sa EK4 namin. Sayang kasi ang dami namin prep na nagawa ngayon, no. Excited na kaming ilagay tong Recaro, kaso yun nga, kung makita nyo ano, iba yung sukat niya, bitin. So hindi yata namin matatapos ngayon yung pero balitaan namin kayo. Ayan, nakabit na namin yung door card dyan. Tapos actually yun na lang eh. Tapos ito nilalagyan na namin ng sound deadening eh. Ganito. So ano yung naiisip mong isang alternative? Ayan, kagaya niya yung ginawa namin ni JC. So paano ginawa dyan, Jace? In-extend. Machine shop.
dinagdagan ng 14 to 15 mil. Inusod yung extension butas. Para kasi DC 2R din yung rails mo. Magkano siya at that time? Yung mapagawa na? Oo, per ano. Mukha lang yun, ano ko doon? Oo, oh, 60 parang bucks. Parang 160 isa. Ha? Putang ina kayo. 60 lahat. 60-80. Pero okay, kung may welding machine tayo, sinasabi ko sa'yo. Mabilis lang yan. Mabilis lang yan. Tingnan mo, ah. Dinugtungan lang. Dinugtungan lang yan. Kinat, tapos dinugtungan ng flat bar. Flat bar, flat tire. Okay guys, mukhang mapapabili kami ng welding machine. Or, kung hindi tayo bumili ng welding machine, mukhang papagawa ko na lang siya. Akin habang naghihintay. Habang tatlo pa lang. O sige. So, ang suggestion ni JC is, install pa rin namin, missing yung bolt, or missing isang bolt doon, tapos, dalhin ko sa machine shop, no? Paano yung baklas na naman? Oh, baklas na naman. Ganun talaga. Ganun talaga. Oo nga eh. Ito. Reality. Yan ang totoo eh. Hindi naman tayo parang nag-sugarcoat eh. Pero that tapusin pa rin natin lahat na ngayon. Lagay so, natin yung door cards. So sa apat na holes, isang bolt ang wala. Isang bolt ang wala. Okay, so siguro livable naman siya for now. Ayun nga lang, hindi natin maiwasan. May konting problema. Ma'am, dali lang yan sir. Bili ka welding machine. Di ba may maplar ka pa? Gusto mo nagdagan? Isipin mo yun, i-add up mo yun. Oo nga eh. Bakit dagdagan mo na naman na ano? Resonator, oo. Feeling ko maingay eh. Maingay pa din. Maingay? Bombahin mo nga. Bombahin mo. Maganda ba? Yung wild. Nagpadagdag kasi kami guys ng ano yun, ng resonator. Ito pala yung muffler namin, spoon N1. Tapos naglagay kami ng resonator kasi napakaingay niya. Ewan ko kung kita sa camera. Ay hindi, doon pala. Ayun na naglagay kami, orange na yon. Kasi maingay. Ayaw man yan ng ganito katahimik. Ito kay JC. Ay! Parang walang tunog yung sayo. Ayoko naman ng ganyan. Gusto ko medyo may ingay ng konti. Okay, kumpara natin sa atin. Sige, bombahin mo. Gusto ko may konting ano eh, may konting action ng konti. Pwede. O sige guys, stay tuned na lang. Gawin muna namin itong mga kailangan tapusin. Tapos we'll get back to you. Okay guys, natapos na namin ang interior parts. Kulang lang tayo sa seats sa bolt. Pero kailangan ni modify fix. Oh, easy fix lang daw 'yon. Mga siguro next week dali namin sa machine shop, no? Para makita natin. Pero so, wala kaming welding machine. Wala kaming welding machine. Pero job well done namin sa amin lahat. Pakita namin sa inyo yung nagawa namin. Okay. Cards. Nakabit na yung door cards. So, ito siya. Ang finished product ng aming interior. Yan. EK4 door cards. Black na yung dash. Ano pa ba? Pair na yung door cards. Pair na yung door cards. Yung floor mats namin na binigay, dinonate ni Terence. Oo, para matapos na. Para matapos na. Masakit na love niya, pero mas bagay daw yung Ford na floor mat sa kanya Ike eh. Bawi na lang tayo sa kanya. So yan. Recaro. Tapos minatch din namin yung EK4 na sa likod, rear seats. Makikita niya all black lahat yan. Pati interior. So custom yan ng Garage Works. Ayan. Pati yung seat belts. Black lahat yan. Sa likod. Nirespray din namin lahat yan. Yung sound system namin, care of Arvin. So binigay lang yan, donate lang yan. Kasi alam mo na, sa abroad tayo, medyo mahirap makabili ng ganyan. Ayan. So, ayun. Gawa kami ng montage din. Anong sunod natin? Next vlog natin ito. Okay, next vlog namin ito. Guys,
Napakaganda ng sasakyan nito. I think ito isa sa pinakamagandang EK natin makikita nyo dito sa New Zealand. Oh, masyado ka lang humble, pero totoo. Paint pa lang. Pintura pa lang, Vanguard Brothers. Vanguard Brothers. Shout out kay Evo Vanguardia tsaka kay Ryan. Okay, sa mga kaibigan namin sa Hamilton. So dito ko na i-end yung vlog, guys. Salamat sa panonood. Like, share, subscribe. Bigyan ko rito ng montage ng kotse ito. Show kami ng konting clips. Kailan natin paparaffle to? Sa paparaffle? Oo, sa lucky subscriber. pag nagsawa na siguro. Okay guys, so salamat. Okay, peace out.